Magandang morning po mga kaibigan sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW chan. Good morning po, at sa muli po ako po si Taong Gala. Mega love shoutout po sa ating mga manunood. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong vlog ay patungkol pa rin sa issue ni Senator Robin Padilla. Alam niyo po mga kaibigan kung bakit napavlog ako? Kasi nagulat ako. Nagtaka ako kung bakit halos malaking porsyento doon sa comment section, kasi katulad ng sinasabi ko nga sa inyo, binabasa ko ang comment section, halos malaking porsyento sa doon sa comment section ay mga dismayado sa pangyayari. Okay. Alam niyo mga kaibigan, sabi ng ilan, okay sa kanila, walang problema yung pagpapasalamat. Ito kasi yung punot dulo eh, yung liham na yan. Walang problema sa kanila yung pagpapasalamat kay Chris Aquino. Gavin, okay yan kasi nakatulong sa kanya. Ang isa lang sa hindi nila matanggap, yung pagsabi na hindi siya na-endorso ni PBBM. Dahil sa issue na ito mga kaibigan, nagkaroon ng curiosidad ang aking isipan. Kaya't naisipan ko pong magsaliksik, maghanap para masigit na patunayan. Bago po yung issue ng endorsement, mayroon akong nakitang video mula kay Mamping, no? Ito po ay galing naman sa vlog ni Chikadoro. Miguel, love shoutout Chikadoro. Makiano lang ako sa video mo. Alright, pakinggan natin yung pahayag ni Mamping. Isa ito sa loyalista, no? Pakinggan natin yung pahayag nito at dito tatakbo yung ating reaction at malalaman din natin kung bakit ganito na lang kasi di yung kanilang nag-aalab na damdamin kontra kay Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin. Hindi siya itinangampan niya ni PBBM. Doon po kami nagre-react, no? Tapos gumawa siya ng second letter at mas pinatotohanan po niya yung kanyang sinabi na kaibigan niya kaibigan ni Robin si PBBM, pero hindi siya pinangampan niya. Yun po yung nagpapagalit sa mga loyalista. At sinabi rin po ni Robin Padilla na isa rin po siyang loyalista. Alam niyo guys, una, wala pong pakialam ang mga loyalista kung si Chris Aquino ang gustong pasalamatan ni Robin Padilla. Wala po kaming pakialam doon. Pangalawa, bakit kailangan idamay ni Robin Padilla si PBBM sa kanyang letter? Letter pala yun para kay Chris. Hindi ba dapat ang ginawa ni Robin Padilla ay nagpasalamat siya ng bong kay Chris? So, ayun po mga kaibigan, napakinggan po ninyo yung pahayag ni Ma'am Ping. Ibig sabihin, okay sa kanila. Walang problema yung pagpapasalamat. Yung punto de vista lang doon, dahil doon sa nasabi sa liham na hindi siya na-endorso ni PBBM. Ang tanong dito, hindi nga ba siya na-endorso? Ano nga ba talaga ang nangyari? Now, may ipaparinig din ako sa inyong audio at kayo po ang humusga. Ano kaya sa tingin nyo? Hindi nga ba siya na-endorso ni PBBM? Pakinggan at panoorin po natin ang bidyong ito. Ang ating pag-usapan ay yun nga pong namamagitan between Senator Padilla at mga Marcos followers. Pero bago ko discuss yan, inyo muna ang pakinggan ito. Nakita ko kanina, nag-iiyaw din kayo. Sinantahan kayo. Ang ating kandidato na mag-represent sa ating mga kapatid na Muslim, Robin Padilla. Ating kandidato na mag-represent sa ating mga kapatid na Muslim, Robin Padilla. Pero, so ayun po mga kaibigan, larado at narinig po natin. Ang boses po na yan ay si President Bongbong Marcos. At talagang nakita at narinig po natin na nagkaroon nga ng endorsement sa kanya. Sa bagay, hindi ka naman na papayagang aakyat sa entablado ng unit team kung hindi ka naman na-endorso. At pangalawa, syempre, kaya nagkaroon ng kumpiyansa
itong mga loyalista at supporters ni PBBM dahil nakikita ka, ibig sabihin kabilang siya doon sa mga kandidato na umaakyat at nagsasalita sa entablado. So, kung bibigyan ng daan ito, ibig sabihin, kaisa siya. Kaya nga ho, ngayon lang napagtanto natin na talagang ang ilang mga tao ay sinasabing naguyo, ang nabudol, no? Nabudol daw di umano sila dahil sa ganitong pangyayari na bakit napunta ang kredito doon kay Chris Aquino. Now, isa pang malaking problema. Alam niyo ho kung bakit? Lalong masigit na napagbibintangan siya dahil may dagdag na naman na eksinang nakita sa social media. Ito naman yung pagsalubong at pagpunta naman at pagkikita nila ni Miss Sharon Cunita. Alam naman natin na kung sino si Sharon Cunita. So, pumunta sila di umano sa concert at dito nasabi nga na isa siyang peacemaker. Ayon nga sa iba, kung peacemaker siya, bakit sa side ng mga dilawan siya nagpapasalamat? At bakit hindi niya kinukonsidera ang damdamin ng mas nakakarami yung pong taong bayan na naglukluk sa kanya doon sa pwesto? Well, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, siguro kung ako po magbibigay ng opinion sa sistemang ito, sa sitwasyon na ito, sa problema na ito, I therefore suggest dapat sa pagkakataong ito na nakatatapos pa lang ng eleksyon, kailangan munang maghihinay-hinay si Senator Robin Padilla. Isang tabi muna niya yung kung anumang mga plano at mga naisin niyang reforma, no, at pagsasaayos ng sistema ng mga kampo, kasi may mga kaibigan niya siya nga nasa kampo ng dilawan, so kailangan muna niya nga isang tabi ang mga bagay na yan. Kasi alam niyo kung bakit, katatapos pa lang ng eleksyon, ang taong bayan ay nakatuon at nagmamatiyag sa kanila. So siyempre, yung 31 million na buto ay talagang nagmamatiyag yan dahil kailangan nila i-safeguard, bantayan si PBBM. Kaakibat sa pagbabantay nito is titingnan nila ngayon sino yung mga taong nakasalamuha. Sino yung mga taong nakapasok. At tandaan mo nga, kahit nga sa pagpili ng mga kabinete ay talagang nakatuon sila. And then, all of a sudden, makikita itong ganitong klaseng aksyon. Siyempre, magtataka naman sila eh. Tika nga. Di ho ba atin yun? Ba't nagkaganon? So, kung naintindihan natin yung kaisipan ni Senator Robin Padilla na isa siyang peacekeeper, isa siyang, ang nais niya ay pangkapayapaan. Pero, sa panahon ngayon, medyo hindi pa dapat ihakbang yun. Hindi pa siya dapat humakbang doon. Kasi, mainit pa. Andyan pa yung talagang, kumbaga, nag-aalab na apoy ng politika. Hindi pa yun maisasantabi. At dapat maunawaan niya na sa pagkakataong ito, yung damdamin ng 26 million na bumuto sa kanya and 31 million na bumuto kay PBBM ay dapat maisaalang-alang niya. Kasi, alam niyo kung bakit, nakatuon ngayon ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Isang malaking katanungan dito ay papano huhupa itong nag-aalab na damdamin? Papano mapipigilan or mapapahupa ang damdamin na ito? Ano ang dapat gawin ni Senator Robin Padilla? Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, mga followers, mga kapatid kong adyan, ano ang nararapat na suwestyon nyo or ano ang dapat gawin ng isang Robin Padilla upang humupa ang damdamin ng mga taong bayan? Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Comment down below. Tulad ng sinasabi ko, mahalaga po ang iyong komento sapagkat doon po tayo nagbabase sa ating mga ginagawang reaksyon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpa-follow at sumusubaybay po sa ating video. Sa inyo pong lahat, Thank you so much. At sana po, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button at bell button para po naman
mas updated kayo sa susunod pang nating video. Huwag niyo pong kalimutang i-like upang sa ganon ay mapaabot natin ito sa ibang tao. Maraming maraming salamat and God bless. Ingat po kayong mga kaibigan. Yan po sa ating mga kapatid na OFW at sa mga kapatid nating mga drivers. Ingat-ingat po kayo. And big love shoutout po sa lahat ng bagong miyembro ng ating tahanan. God bless and bye-bye. Taong gala. Maraming salamat.